Nasaan ang theory? Pareho lang yan, gawa na yan. May tikla ko ba dito? Idea lang, sige. Baka may hindi hindi akmang-akma sa ano niya eh. Paniniwala niya eh, ano? Para sa akin, okay na to. Dikit sa junta yung tira niya tapos sa dictator. Junta nga pala, di ba? Gusto ko maalis ko kanina dito. Junta. Sabi natin, ano ang mapili, no? Sige natin dito. Autocracy. Ganun din dito eh. Pagka walang perfect ano dyan, alignment na mga kasi, again, ulitin ko lang. For the record, tyranny, ito yung paano mo tinitrato yung mga tao eh. Gusto mo ikaw lang ako pangalihan. So, ganun din yan, dictator din yan. Eh, komunista, ganun din. Okay? Kasi, nasabi mo, ano, wala pa kailang magaling ka, ano. Basta sinabi ko. Yan. So, basta pantay. Pero, di mo pa lang mapantayan eh. Basta. At least, ako lang yung ruling party. Oh, yun this time, ito na. So, ito na yung nakikita nyo may problema, mga bata. Ang gulo naman. Kasi, yung sayo, republic ka lang tama. Pag pinag-aaral mo ito, in a way, yes. Bakit? Kasi, ang hirap naman din mo kasi lahat ng bagay mapuputuan mo. Federation, iba rin kasi ito. So, pwede maging democracy federation, pwede maging republican yung federation, pwede yan. Kaso hindi yan, effective sa katulad ng Pilipinas, tayo, ayan, buo na tayo agad eh. In a way, ha? So, hindi, doon may mga government, yung mga kapitenyo, may mga ganun din sila, yung mga tagalisan. Hindi ganun ka naging solid ka pala sa US. Pero actually, pwede pa rin yan incorporate. Kung naalala niyo po, mayroon ganyang usapan before, di ba? Kay, una, kay na, bago kay Duterte pa, kahit po na Ramos. And then si Duterte. Okay. So, yun naman maganda yan, pero sa panahon natin ngayon, ewan ko. So, sige. Ayan ba natin? So, tignan ko si yun naman maganda, di ba? Kasi yung mga talino, tsaka yung mga sila yung mag-rule. Diba? Kaso, sila na talaga yung mag-rule. By the way, napatuloy ko yan. Hindi ganun. Yung pelikula kasi glory, maganda kasi yung illustration eh. Mayroon isang pelikula na ganito eh. Kesyo post-apocalyptic. Ano ba yan? Divergent. Sorry. Divergent. Nangilala, yun yung title. Mabela yun. Anyway, in a way, may pinupot ko din sila. So, ganito nangyari daw. Kesyo... Ganito, parang gusto nila magkaroon ng magandang gobyerno. Napansin daw nila, yung ibang tao, may mga magagandang traits. So, ikaw, matapang ka dahil dito ka sa isang class. Ito, malakas. Ito, matalino. Ito, mapagmahal. Ito, sa justice. Parang gano'n yung ano nila eh. Well, dyan ka lang, parang gano'n. So, sino mag-rule? Ha? Ay, malakasan yun. So, dapat actually, yung mga noble. Kasi, justice sila eh. Pero, ang nag-rule, yung mga talino. Ginamit nila yung malakas. Galing din eh, no? So, ganun po yan, laging may struggle. Gusto nang sabihin. So, ito, of course, may mga struggle yan dito. Sino papagalingan. So, maganda rin sa Republican, tsaka democracy, may ibang nag-rugol. Dito, democracy, yan. Karami yan. Pero may represent. Okay? So, yung democracy, hindi na mangyayari sa Milenyo. Okay? Gusto na makatakal na lang. Ngayon, ang tanong, paano tayo nakapunta dito? Diba? Paano ba yan? Ito kasi yung una, guys, sa Bible, ito yung mga una nyong makikitang rule sa Genesis, yan. Anarchy yun eh. Diba? Punta, hindi pa nga communist eh. Ito actually, pwede natin ilagay dito, sorry. Masyado kayo sa communist eh. Ito, pwede natin lagay dito, sorry. Oo, oh, kasi common yan. Ito iniisip daw yung ano, common good, di ba? So, so yung pinaka, ano dyan, evolve, ano yun, gano'n. Yung pinag-isipan at
na-invento or na-establish na gobyerno para maging maganda. Kasi sabi natin, ito na yung pinakamaganda eh. So may dahilan po yan. Namanggit ko na sa mga friends, di ba? Yung mga thinkers ngayon, nag-iisip, paano ba tayo magkakaroon ng magandang government? So, yung mga thinker daw nakaisip, sandali, maganda. At itatawag na balance of power, yung mga terms ha. Ang pangalawa yung separation of power. Iba yung state and church. Kasi hindi tayo nag-uusap ng church ngayon. Mamaya po tayo yung church. So sa mga civil government lang muna, ano yung separation of power lang ang tawag? Ibig sabihin, dapat walang isa, ha? Okay? Natutunan kasi nila eh. Kaya ano, gulo natin eh. Sino lang magaling? Eh yung pamilya lang nila, gano'n? So inano nila, tinapon nila. Ibig sabihin, talagang... Kaya nagkaroon sila ng mga sa France, saan pa nagkaroon ng ano? Ng mga... sa Europe, basically. Revolution, yan, tawag dyan. Sinabi pong revolution, ganito yung kalakaran ngayon, ibahin natin. Paano natin iibahin yan? Eh, ikaw sila ng ano, talaga naglaban sila. Okay? Okay, sa revolution. May napago ba? May sa revolution. May mga taga-Marcos pa natin. May napago naman, no? Pero, yeah, si Junior naman tayo. So, sana nakukuha niyo, ha? So, hindi po yan basta-basta. Kung titingnan nyo to, ang pinakabago dyan, sino? Yan ang special dito sa technocracy, sa theocracy. Luma na siya at the same time, umaabot dito. Note nyo rin yun, ha? Yan ang maganda sa rule ng Diyos. Kasi ang Diyos ay totoo at siya ang pinakapakpanan sila. Which is dito tayo magtatapos mamaya. Pero, sino yung sa iba? Bukod dito sa theocracy, sino yung pinakan doon? Siya rin actually yung pinaka... bago. Pag tinignan mo sa history, ito po yung pinakabago. At mamaya, titingnan din natin yung listahan ng mga countries na hindi ko pala nilagay. Pero may mapa ako mamaya. Okay? Basta ba ako? So ganito po yan. Paano tayo nakarating dito? May nag-isip. Nga si Milton Tixkew, pero marami pa mga philosopher. Pero actually, nasa Bible pala yan. Again ha, dinidiscount yung Bible. At yung nabasa ko, yung sinunotiskyo, mayroon daw siyang influence ng mga Ulanyo. Anong klase ng tao yung ano, magagaling daw, kung maaari. Lawgiver. Yes, mga Udyo. So, kahit paano lumapit, diba? Sa Bible. Kasi again, ang mga Udyo, at yung iba sa kanila, ay may nagbibigay ng lip service sa Bible, scripture. Kaya sinabi sa Bible, maibasa nito, let me go. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. Okay, so magandang verse to bakit? Napunta tayo sa ating, ano? Ito po, alam nyo ba, ito na yung ginaya ng mga sa US, okay, nag-upis ng mga Roman, sa Greek, Greek Roman, then na-influence siya pa yung mga Western country. Which is, sa ngayon, ang leader dyan ng US. Amen? Hindi mo masyadong nahanga doon, ginamit lang sila ng Diyos. Okay? Pero kailangan natin, sabi nga nila, give credit to whom due is due. Okay, so ganyan na po ang form of government, pati sa Pilipinas. Amen? Ginaya natin niya. Kasi maganda naman, tinulungan naman tayo. Amen? Katagal ng Imperial Japan. Yung alakoloko yun eh. O, tinulungan tayo. Ba't tayo tinulungan? Baita ka nila. Kasi pinagpala sila ng Diyos eh. Amen? Amen. Ganun ang US. Again, alakoloko yun ba dyan? Pero, bago, ngayon lang nilaloko, pero karamihan ng taong predominantly sa US ay Kristiyano. Medyo nadaanan agad natin sa ating Church History Seminar. Okay? So ngayon, ang dami na pong gumaya dito. Ganito po yan. Tatlong branches of government tawag dyan. At nakarating yan hanggang sa Pilipinas. Again, sino yung legislative? Sinabing legislative, sinabi kanina sa Isaiah 33, siya yung lawgiver. Okay? So alam niyo yan, mga kongresista natin pulpol. Obviously, ano nila yun eh.
Pero yung support, by default, dapat sila yung nagbibigay, naggagawa ng batas, o nagbabago ng batas eh. Binigay sa kanila yan. So may mga posesa yan, hindi basta-basta mahala. Sabi nga ni Kuya Arjun, tagal nyo, buusap pa kayo eh. Kailangan eh. Kasi pag hindi kayo nag-usap, kikiling naman sa iba, sa isang power lang. Eh, madala dito, executive lang. O sinong presidente, ganun. Hindi na pinagdebatihan, hindi na na-consider. Eh, paano kung ano, sino-sino lang yan eh. Sino-sino lang yan eh, interest yan. Paso may kalaban din siya. Kasi yung Senado, buong bansa. Yung Congress, buong bansa din. Represented ang buong Pilipinas. So, hindi siya basta-basta makakapalag unless lahat sila corrupt na. Yun yun eh. Mga partido corrupt, wala nang pakilos na kanila nasa kupan. Pero again, ideally speaking, dapat hindi basta-basta mangyayari yun. Kasi yun yung tatawag natin, balance of power or check and balance mo tao dyan. Sa companies, gina-apply din niya. Kasi talagang tama. Amen? Walang isa, dalawa, pamilya, walang makakapag dominant sa ating gobyerno. Kasi, chine-check ka nung isang branch of government. So, dito ko ha, legislative, sila yung gumagawa ng batas. So, hindi makakapagpatupad yung executive pag pinagbawalan sila. Wala na tayong batas yan eh. Actually, may batas tayo na bawal yan eh. Nakikinig pa ba? Ganda ito, tinatakal natin. Inuna ko pala yung executive. Okay, ito yung executive, siya yung magpapatupad. So, kumbaga sa ano, siya yung pinaka-active dito. Siya yung gumagawa, gawa. Patupad. So, binabalance po siya ng dalawang branches. Yung legislative, nasa batas ba yan? Yung judicial, medyo tricky kasi ang tabaho lang niya, ano. Pagahatol na lang siya, hindi siya active. Medyo passive siya. Para siyang auditor. Ayun, matama ba sa batas? Puro ano yan? Puro technicality yan. Pero maganda, kailangan natin yun. So, balikan ko na yung Isaiah 13:32. Sabi dito, ang maganda sa Bible at ang maganda sa Diyos, i-brinunch out niya, pero at least merong pagkakaiba-iba. Iba yung lawgiver, iba yung magpapatupad, iba yung maghuhusga. Eh dahil ang Diyos ay Diyos siya eh, siya lahat. Pero at least, binigyan tayo ng pattern. Amen? Na lahat ito kapangyarihan ng Diyos, pero pag i-adapt nyo sa inyong bansa, dapat pag-iwahiwalay nyo kasi iba naman ang trabaho ng nagbibigay ng batas eh. Diba? Ibang trabaho yan eh. Full-time job yan. Bago yung magpatupad, dami yung research, studies, and then debate nga para malaman kung sino yung mapapaburan ba o lahat pa may binabang. Ano po yan? Eh lalo na yung king, siya yung mag-execute. Diba? Sa kanya lahat ng maraming budget yan, pero political will din, kailangan. Okay? Pag kailangan na eh. Ano? So, siya yung executive, siya yung may power talaga dyan. Ngayon, yung judge, siya lang yung mag-usga. Malaki na kapangyarihan yan. Pero, tingnan natin yung ating branches. Yan po. So, sana, kabisaduhin nyo na yan, ha? Talo yung social studies nyo dyan. Ang sinabi yung teacher nyo, saan ang galing yan, Stephen? Hindi ko po alam. Hindi, kay Montesquieu. Sino ba yun? Hindi ko alam spelling yun. Pakirang spelling yun. Sa Bible galing yun. Ginamit, ninakaw. Okay, tayo din natin ninakaw, alam natin, ninaktay natin. Yung mga hindi nag-aaknalig sa Diyos, mga magnanakaw. Ang topic natin kahapon. Pag nakita mo, hindi mo na naisip yun eh. Sabihin mo, acknowledge mo, galing pala sa Diyos to. Amen? Kaya maganda. Kahit kung paano, kususog din lang po yan ang karamihan ng tao, napakaganda. Kaya nakita nyo mo yung progress for 21st century. Yun ang yung history. Dito po, patayan. Yung Romans, buti yung ibang magandang ginawa ng Romans, nakuha, nasulat, pinag-aralan, in-apply. Kaso may mga malitig na apply. O, ganun talaga eh. Ay na, so ano yung mga tatlong branch of government? Legislative, executive, judiciary. Ano yung katumbas nun sa Isaiah, sa Bible?
is the dito muna, legislative, lawgiver, executive, king, judicial, judge. Daniel ha? Okay. At this time, stop ko lang muna. Ito yung